If you are not willing to go deeper into the Word, sorry kapatid, hindi ka uugatan. You will not grow into maturity. It's very hard to get understanding in the Word if you're not willing to go deeper and dig deeper into the Word. Kaya kapag patamad-tamad ka sa pag-aaral, pagdating sa salita ng Diyos, huwag ka nang umasa, nalalalim ka sa relasyon mo sa Panginoon. Amen? Hindi mo makukuha sa palayhans-layhans yan. Amen? Kahit anong lapit mo sa mga pastor, lumapit ka, prayer, nakarinig ka ng matinding preaching, mag-iiyak ka dyan, magngangalngal ka dyan, maslain ka ng 10 beses at ibangon ka ng 10 beses. Kapag wala kang malalim na pagpapahalaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, it will be very hard for you to grow roots, deep roots. It will be very hard for us to grow in maturity. Amen? Real spiritual maturity can only come from digging deeper in the Word of God, sitting deeply in prayer in the presence of God. Amen? Huwag tayo parang natutuwa lagi na makikinig tayo lagi ng magandang preaching. Hindi ko sinasabi masama yan, ha? But it is your personal relationship with the Lord. Yung tipong wala ng tao, yung tipong wala ng masayang tugtugan, yung tipong wala nang nakakaiyak na worship song, na wala nang nakakaantig na mga kantahan, na wala nang isang pastor na nagpipreach, nang talagang taudubigay yung kanyang sinasabi, na naandun binubuhos niya ang lahat ng kanyang energy and emotions. When the time comes that it is you alone sitting in the presence of God, longing for understanding ng kanyang salita, ng kanyang presensya. Kapag dumarating ka na sa mga ganong pagkakataon, there, you are really deepening your roots. First, kailangan mo yung personal devotion. Talagang laliman mo yan. Yung cell group meeting mo, pahalagahan mo yung every time na mayroong nagsasalita ng word. Pag Sunday service katulad nito, talagang makinig kang mabuti ng mensahe ng Panginoon. Amen? Minsan natin tayo ng church, ang iniintindi pa natin, nakikipagkulitan sa katabi, may nagpe-Facebook on the side, may nag-ML on the side, pero wala yung focus na marinig yung tinig ng Panginoon. The main weapon of the children of God in this world is prayer and the Word of God. Paano kung tamad tayo dyan? Amen? Paano tayo ugutan? So if you want to be mature and strong in your relationship with God, you need to plant your roots deep in His words. Alam mo kapatid, siguradong babagyo. Siguradong babaha. Siguradong hahangin ng malakas. At ang lalim ng ugat mo, yan ang magsasalba sa'yo. Kaya, magpakalalim ka kay Lord. Comment mo dyan, pakalalim ka kay Lord. It's not only about the information that He has that is important, but the kind and quality of relation that He has. That is the one who has true essence. Yun ang may tunay na lalim. Amen? Hindi ibig sabihin marami kang alam sa Biblia, may lalim ka na. Kamusta ang relasyon mo sa Panginoon?